start. Okay, so mag-i-start na po tayo right away sa atin pong video discussion sa gabi pong ito, araw po ng Biyernes, 7:58 ng gabi. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Nawa ang araw na ito ay naging productive po tayo. Alam ko ang Panginoon ang siyang gumabay sa bawat isa sa atin. Ako po si Jonathan Ryan Miklat, ang inyo pong kaibigan na nag-i-inform po sa inyo at tutulong po sa inyo sa inyo pong paghahanap ng bahay na titirhan or investment na bahay na hinahanap po ninyo. I-chat nyo lamang po ako kung kayo po ay may katanungan. So, mag-i-start na po ako kasi napakaganda po ng opportunity dyan po sa Tarlac Liberty Homes. Kung kayo po ay nasa Tarlac, naghahanap ng bahay, nagre-renta, napakaganda po na panoorin nyo po ito para malaman po ninyo at mag-umpisa po kayo sa inyo pong huhulugang bahay sa halagang 4,000 lamang. At yan po ay papakita ko na ngayon. Okay? So, ito po. Ang nakikita nyo po ay isang model unit na pwede pong ganito ang gagawin po ninyo sa inyo pong unit. Ang atin pong turnover unit ay bare type. Kayo po ang bahalang mag-design sa loob. Kayo po ang bahalang mag-umili ng kulay ng pintura. And yun, panoorin nyo na lamang po yung mga ibang videos po natin na na-upload na in the last week lang yata. Basta may mga na-upload na po tayo mga videos, panoorin nyo po yan, balikan nyo po yung mga videos para po magkaroon po kayo ng idea dun po sa mga hindi pa nakapanood. Okay, so ngayon, eto po ang ating pong presentation. Ayan, ang Uptown Village po at ang Liberty Homes ay nasa isang location. Bakit sila nasa isang location? Under Apex Homes po ang dalawang subdivision na ito. And magkahiwalay po, magkaiba ang kanila pong developer. So, under Apex Homes, dalawang developer. So, magkatabi lamang sila. Okay? So, ang atin pong location na pag-uusapan ngayon ay ang Liberty Homes. Yan. So, ang location po natin, napakalapit lamang po niyan. Kung nakikita niyo po yung screen, ito po ang downtown proper ng Tarlac. And then, papunta po dito, yan, mga 13 minutes lamang po ang atin pong biyahe papunta sa uptown po ito at ang Liberty Homes. Okay? Napakalapit lamang po ng atin pong subdivision from our downtown proper sa Tarlac. Ang site development plan po natin ay ito. So, uptown ang green at Liberty Homes ang mga dilaw or yellow. So, ito po ang atin pong pag-uusapan. Ito po ang ating location na i-share ko po ngayon. At ito po ang atin pong mag-focus tayo dito sa Liberty Homes. Ito po, a closer look sa atin pong site development plan. Liberty Homes sa Barangay Sapang Maragul, Tarlac City po yan. No? Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay ang dadaan or papunta po ito sa Baras-Baras or Baras-Baras ba yan? Yan. Doon sa po malaking road, tapos may mga gasoline station. So actually, yung entrance po nito ay may halos kaharapan niya is gasoline station. Okay? So tayo po ay mag-proceed. Ang nakikita niyo po na violet po na yan, yan po ang mga units na RFO o Ready for Occupancy na pag-uusapan po natin ngayon. Okay, so take note, dyan po ang location ng mga RFO na available. And ito po, isa na lang po ang available dito sa Block 24. Okay, Block 3, 5, 7, 9, 11, and 13. Yan yung po ang mga block. And ito po ang block, kung hindi ko nagkakamali, 24 ito. May listahan po ako dito. Yan, Block 24. Isa na lamang po ang available dyan. Titingnan po natin, ito po ay ang para multipurpose area. Ito po yung may open area. So, kaya isa na lang po ang available dyan sa block na yan. And then, ang nakikita nyo pong block na yan, yung dalawa na yan, naka-blue na to. Yan. Yan po ay ang pre-selling po natin. So, kung ito pong mga ito ay RFO, ito naman po ang mga pre-selling natin na available na pinag-uusapan natin sa video ng ito. Okay? And then, yan ang pre-selling. Nahuli lang. Okay? So, right away, pag-uusapan na po natin ang sample computation.
Hindi po tayo magtatagal sa video nito. Very simple lang naman ang information na kailangan nyo pong malaman dahil napaka-limited lamang ng mga RFO na to at saka yung pre-selling natin na binibigay sa ating pong mga kababayan na opportunity na 4,000 lang ay magkakaroon po sila ng huhulugan nilang bahay. Okay? So, let's start. Ang lot area po ng ating pong townhouse ay 31,000... Ang ating pong lot area is 31.5 square meter. Ang hirap po ng live, ano? Yung block area po natin is block 11, lot 6. So, ito pong kinuha kong sample computation na to. Ito mismo ang eksaktong block 11 at lot 6. Okay? Total contract price po nito ay 595,160. Okay? So, ayan po ang atin pong TCP. So, more than half a million lamang siya. And ang loanable amount po nito is 580,000. Okay? Ito po ang ipapaloan sa atin ng pag-ibig. Dito po sa unit na to in particular. And then, ang atin pong down payment dyan, yung total down payment, kasi ang ating mong total contract price is 595,160. Ma-minus natin yung ilo-loan ng pag-ibig sa atin na 580,000. Ang matitira dyan ay ang total down payment na 15,160. Okay, malinaw po. Ang ating pong reservation ay 4,000. Take note, add 300 for online admin fee. Yung 300 po na yan ay hindi po yan mapupunta sa Apex Homes or sa developer, kundi doon po sa mga companies na supporting companies sa online administering the, yun nga, yung website, no? yun po yun. Yung mga outsourcing niya para magawa po ang online reservation. Okay? So, yun po ang 300. So, sa reservation po, 4,000 at saka mag-a-add ng 300. So, in total, 4,300. Kapag online, ano? Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi po online ang reservation, pupunta po sa mismong office. So, wala po itong 300 na to, ibig sabihin. Kasi po, dito po sa pinag-uusapan natin na to, ay lahat po ng reservation should be done in the office mismo. Sa office talaga. Ano po? So, yan po ang atin pong pinag-uusapan ngayon. 4,000 ang atin pong reservation and it will be done in the office only. In this specific na ano po, yung office po natin is sa San Rafael, Tarla. Kung nasa Manila naman kayo, dun sa panorama building yata yun. Okay, down payment less reservation. Kasi yung down payment po natin na total is 15,160. Ililess po natin yung reservation na 4,000. May 11,160 tayo na down payment na kailangan pang bayaran aside from 4,000 na reservation. So, 3 months po natin babayaran yan. Ang monthly po dapat yan is 3,720. Okay? So, dapat for 3 months, babayaran ang 11,160 na yan ng 3,720. Pero good news nga po, ito po ay free. Yes, mapapawaw po talaga tayo dyan. So, yun po ang pinaka good news sa atin pong mga kababayan. Ang kailangan lamang po is 4,000 na reservation and then mag-aantay na po tayo ng Pag-ibig loan takeout. Okay, now, ang atin pong reservation kailangan po sa office. And at the same time, kailangan complete requirements po tayo. Okay, complete requirements sa office ang reservation para ma-avail po natin ang free na ito. Okay, now, kailangan na-stress ko po yun. Kailangan complete ang atin pong complete ang ating requirements upon reservation. So, hindi po pwedeng may kulang. Kailangan complete po yan. Meaning, no complete requirements, no reservation po tayo. Okay? Now, let's continue. Ang monthly po natin, 4,000 cash all in na yan. Palakpakan naman po natin.
So meaning, parang ang dating niya po is 4,000 cash all-in na siya. Kasi pag magbayad ka ng reservation na 4,000 with your complete requirements, mag-aantay na po tayo ng Pag-ibig Loan Takeout. So yun po yun ang ibig sabihin. So let's proceed. Ang Pag-ibig Amortization po natin, napakababa, 3,807 lang. Yan po ang atin pong napakagandang pagkakataon sa atin pong mga kababayan. Magkaroon po sila ng sarili nilang bahay sa halagang 4,000 reservation and then loan takeout na. Okay? So kung kayo po ay nagre-rent ng 3,900, 4,000, 4,500, napakaganda po na i-avail nyo na po ang mga bahay natin dito sa Tarlac, lalo na kung kayo po ay nandyan sa Tarlac mismo and nearby areas, sa Sapang Maragul po ito. Kung kayo po ay nagre-rent o naghahanap ng bahay, pati na po doon sa mga naghahanap ng mga investments, no, investment in real property, no, napakaganda po na ito po ay in the future pwede nyo pong paupahan. Nice. So 3,807 lamang sa Pag-ibig Amortization for 30 years po yan ang atin pong monthly income na required para makapag-avail po tayo ng isang RFO inner unit na 4,000 lang reservation, tapos loan takeout na, aantay na lang natin ay 10,900 lang. So yan po ang kailangang monthly income required, 10,900 lang, mako-qualify na po kayo. Okay, of course, dapat member po tayo ng Pag-ibig. And then, dahil dyan, magre-reserve na po tayo. Ito po pala, information. Kaya sinasabi kong limited, very, very limited lamang po, talaga. Kasi po ang RFO natin is 59 units lamang. So 59 units, ang dali po niyan. So bilisan po natin ang kilos. Kung kayo po ay nagre-rent nga at gusto nyo mag-avail nito, nako, bilisan nyo po ang kilos po ninyo. Arsikasuhin nyo na yung inyo pong mga requirements para po isa po kayo sa mabigyan ng units na napakaganda dito po sa atin pong subdivision, ang Liberty Homes. 59 units lang po, kaya bilisan po ninyo ang inyo pong pag-aayos, no? Pag-secure ng inyo pong mga requirements, lalo na yung mga OFW, kasi kailangan nyo po dito ng mga tao na pwede nyong pakisuyuan para asikasuhin nila ang inyo pong loan. Ang inyo pong loan, ano? Kailangan po mabilis ang kilos, kasi ang ating pong ready for occupancy, RFO, means ready for occupancy. Kasi po upon reservation, complete requirements, ipapasa na sa Pag-ibig ang papers ninyo, ipoproseso na doon. So in 3-5 months, pwede po kayong makalipat, no? Kaya bilisan po ninyo, 59 units only. Ako. And ito po, may pre-selling din po tayo. Yung RFO po natin, 59 units only. And may pre-selling din po tayo. And same, ito pong pre-selling natin ay kailangan mabilis din, kasi 49 link lang din po ito. Okay? Kailangan po mabilis po ang kilos natin. Dito po sa pre-selling, yung inner units po natin, mayroon po tayong 47 units. Yung pre-selling, yung blue na naka gano'n, no? Naka-shade, no? Naka-linya, naka-bilog. Yan. And then, ang end units po natin, mayroon lamang po tayong 8. Ang corner units po natin, may 4 na lang po tayo. So, bilisin po natin. Parehas po ito na nagbibigay ng pribilehiyo po sa inyo na waive po ang equity nito, ang balance sa down payment. Reservation lamang po ang inyo pong ibibigay, and then yun na po yun, loan takeout na. Okay? So bilisan po ang kilos, secure na ng inyo pong mga requirements, no? Kaya po, ano pa ang hinihintay po natin? Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang mga requirements para po sa inyo pong reference. Kasi kailangan po ninyong kunin po ang mga ito, kasi sa reservation kailangan ito.
Kung wala po ito, hindi po kayo makakapag-reserve. 59 units for RFO, 59 units for pre-selling. Pero alam ko ang lahat ay, or madalas, parehas lang po kasi, hindi nyo babayaran yung ano eh, yung equity, reservation lamang. So syempre, ang mga tao gusto nila sa RFO sila, so 49 lamang po yun. And kapag naubos po yun, pwede po kayo doon sa pre-selling. So kailangan po ng mga requirements na to para makapag-reserve po kayo. Ito po ang locally employed and ito po ang business owner requirements. I-post nyo na lamang po para ilista nyo. And ito po ang mga OFW requirements. Okay? So bilisan po ang kilos, i-post nyo na lamang po yan para hindi na po magtatagal yung ating video. Kasi ito lang po ang kailangan nyo pong malaman para po agad-agad makapture ninyo. At kung kayo po ay nagre-rent nga, kung kayo ay naghahanap ng bahay na matitirhan, malilipatan, at tawag dito, yung mga investors din, yun. Okay? So, yan po. Maraming salamat. Kaya, bilisan na po natin. Harry, call me and reserve your unit now. Okay? Okay, so magandang araw po at magandang gabi po sa ating lahat. Nawa ay pagpalain po tayo ng Panginoon. Bukas ay Sabado na, and then magsimba po tayo on Sunday. Maraming salamat po. Ako po muli si Jonathan Ryan, ang inyo pong kaibigan, tutulong sa inyo pong pag-acquire ng inyo pong bahay. Magandang gabi ulit. Maraming salamat. God bless and bye-bye.